Ang pagmamalasakit natin sa ibang tao. Tama bang hadlangan din ang kaligayahan nila kung sa palagay natin ay hindi ito nakabubuti para sa kanila? Ito ang magiging ugat ng malagim na pangyayari sa itatampok nating kwento ng isang pamilya sa Leyte. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang wish ko lang. Gwen! Halika na! Baka malate ka, oy! At po! Dalika na, kain na. Wala naman, oh. Ayan, no, may gulay sa harapan mo. Gusto ko ng manok. Eh, anak, sa ate mo lang ito, ha? Kasi aalis Nina. Siya, eh. Ayan. Eh, ipapiprito na lang kita mamaya, ha? Ayan. Eh? O kanin, tanin. Sige po. Ay, ito nga pala. Ano naman ito? Tumotik ka pang maka... Ayan. Ito nga pala yung baon ko. Ayan. Okay. Kain na. Bilisan mo. Ngayon tayo na eh. Ako, pagod na pagod magtrabaho sa bukid. Nagtitipid kaming dalawang magkapatid dito sa bahay. Samantalang yung paborito niyong anak, sarap lang ng buhay. May baon pang pera. Ito na yung it's na po. Ano po ang gat? Ayos, ikaw pang nawalan ng gana. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong klaseng babae ka? Nagpapakapagod ako sa bukid, tapos ikaw lumalandi ka lang. Hoy, ayusin mo pananalita mo sa girlfriend ko, ha? Ha? Girlfriend? Boyfriend mo tong bugok na to? Ano ba? Wag! Kuya ko yan. Huwag sumama ka na sa akin. Layo mo yung kapatid ko. Huwag mo masaktan. Umuwi ka na. Nang matigas sa ulo mo, baka masaktan pa kita. Ngayon na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Masyado nung binibigay lahat ng gusto ng paborito niyong anak. Anong ginawa niya? Inabuso kayo. Imbis na pag-aaral at tupagin, boyfriend yung natupag. Tana, tana anak. Dapat lang kasi, nagsabi ka sa akin. Hindi naman masamang magkaroon ng kasintahan eh. Basta lang ba huwag makakasira sa pag-aaral mo, ha? Ano yan? Ganyan na lang yan? Hindi na siya papagalitan? Nay, nag-boyfriend siya na hindi natin alam. Ano ka ba, Noli? Napahiya lang nga yung kapatid mo, eh. Dahil sa mga pangyayari, nagbago si Noli. Ay, ano po? Ay, lasing ka na naman. Hindi na siya nagtrabaho sa bukid at sa halip, ay mga bisyo na lang ang inatupag. Ilang buwan ka nang hindi nagtatrabaho, inom ka pa ng inom. Aba, ang haba na ng listahan ng utang natin sa tindahan, ha? Ito na yun. Ito yung paborito niyong anak. Bakit di kayo dito magpatulong? Di ba siya yung magaling? Eh, hindi nga pwedeng magtrabaho ang kapatid mo, eh. Nag-aaral pa siya. Eh, kaya ayoko na magtrabaho, Nay. Sino ba naikinabang? Siya lang, oh. Ilang beses ko mong sasabihin sa'yo na kailangan pagtapos natin ang pag-aaral ng kapatid mo dahil siya ang hahamo sa atin sa kahirapan. Siya lang ang pag-asa natin. Ano ka ba? Ano?
pag-aasa. Congrats na, ya! May bago ka na namang ako. Nagsama na sina Weng at Eman. Pero dahil paborito siya ni Aling Sayo, hindi mapakali ang ina na hindi siya nabibisita. Ay, miss na miss na kita, anak. Ay, Nay. Ay, maupo muna ako. Ate. Ay, naku. Hindi ako tinitigilan ni nanay hanggat hindi ko sinasamahan dito. Ay, kaya nga. Miss na miss ka na nga ni nanay. Eh, Nay. Nung isang linggo, nandito na ako kayo, di ba? Eh, gusto ko itong makita, eh. Nay, talaga. Siyempre naman. Si Eman. Oo, si Eman. Andun ho, oh, sa likod ho. Eh, nakainom ho ko gabi. Walang pasok? Wala. Sa halip na magtrabaho at mag-ipon para sa anak nyo, nagiinom pa? Ate. Ano ba yan, ang asawa mo? Anak, siguro ang mabuti pa eh. Doon ka muna sa atin tumira, ha? Para maalagaan kita ng maayos. Buti pa. Ay, okay na ho ako. Ha? Huwag na ho kayo mag-alala. Mag-isa ka lang dito. Hindi naman ho. Nandiyan naman ho si Eman. Huwag po kayo mag-alala. Ate, Nay, tubig? Ay, kung... Anong tubig? Huwag na. Ay, okay lang, Weng. Huwag na, huwag na. Huwag ka na mag-abala. Okay na kami ni Nanay. Oh, bakit? 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 Weng! Anay! Ha? Ang anak na yata si Weng. Ako! Ako nga ang anak na! Dali, dali! Si Eman! Tumaw ka ng... Tuk, tuk, tuk! Ay, Eman! Isa rin mo! Uy! Ikaw nga ang anak! Sa paglipas ng taon, hindi naging maganda ang pagsasama ni na Weng at Eman. Oh. Ano? Ano nangyari, ha? Sinaktan mo na naman yung bata? Yan ang sasahin ko, eh, ayaw sumunod eh. Wala na po kasi ang bigas eh. Eh di sana nagdelayan siya ka, di ba? Ha? Sana nangutang ka sa tindahan, di ba? Alam mo, ang kapal na mukha mo. Ako na may naghahanap buhay dito. Tapos nasaktan mo pa yung bata. Ang kapal mo, no? Ano, ha? Ilan ba ako, Mayra? Sasaktan ako. Bakit, ha? Ay, masasabi ka? Ha? Salamat kayo mag-ina, ha? Hindi ko pa kayo iniiwan! Hayop ka talaga! Hayop ka! Mag-ina mo! Ano yan po? Nay! Anak, tama na. Tama na to, ha? Doon ka na sa atin. Doon ka na sa atin bago kayo mapatay ng walang hiyang asawa mo. Demonyo yan! Halika na! Tumigil ka, tanda. Kamakialam sa amin! Asawa't anak ko yan! Akin lang sila! Umalis ka na, sabi! Para ano, ha? Para may magpakain? At bumuhay sa'yo? Ayoko na. Umalis ka na! Tara na. Ano ka? Tama mo! Ano ba? Itiwan mo! Tama ka sa akin! Tapos! Patay tapos! Babalikan ko kayo! Subukan mo! Hintayin kita, bugok!
mata mo na? Puro problema ang dala mo sa pamilya na to. Halika na. Pasok na. Pasok na. Kahit na may sarili ng pamilya, hindi pa rin mapabayaan ni Aling Rosario ang kanyang paboritong anak. At dahil dito, lalong lumakas ang naiipong hinanakit sa kanya ng iba niyang mga anak. Uy! Paboritong isda! Paboritong ulam ni nanay yan ah! Kaya ngayon ang hinanda ng lola mo para sa nanay mo eh. Siyempre, lahat ng mga ginagawa ni nanay para sa paboritong anak niya. Eh, kung nagtatrabaho ka ba, eh di bibili rin kita ng paborito mo. Pabihira naman. Di ba alam? Si Weng ang bumubuhay sa ating lahat. Nay, sinubukan ko naman dati yun eh. Ginawa ko yun pero wala pa rin effect sa inyo. Nako, ewan ko sa'yo. Ang dahil mong sinasabi, ang dami mong reklamo. Lagi nilang ganun. Nay! Ay, okay na. Ay, siya nga ho pala. Buboy, ang nanay ko. Ay. Kapatid ko naman si Nami at ito yung anak ko, si Christian. Hindi mo talaga ako papakilala? Ako si Noli, Kuya ni Weng. Nangiligaw ka ba sa kapatid ko? Kuya! Bakit? Nagtatanong lang ako. Bakit ba iahatid ang isang babae na isang lalaki kung hindi naman siya nangiligaw? Noli, tama na. Bisita natin siya. Nay. Teka. Pamilyar ka sa akin, ha? Di ba ikaw yung bayaw ni Eric? Makabarkado ako sa kanilang ibayo? Nagkainuman na tayo dati. Nay. Yung maniligaw ng anak niyo, may asawa na yan. Tama na. Tama na. Pwede ba? O, di sige. Saan ka pupunta yung pagkain mo? Hoy! Ay. Ay, kumuha kayong plato niyo. Sige, umupo na kayo. Kain. Kumain kayo. Sige, umupo. Sige, kain ka. Kain ka. Ano? Si Buboy? Oo, may asawa na yun, pare. Nako, ingat ang utol nudol. Matulis na yung isa na yun. Sabi ko na nga ba eh. Lolokohin lang ng kumag niyo yung kapatid ko. Malay mo naman, baka seryoso siya kay Weng. Seryoso sa pagloko sa kanya. Aray. Paano mo naman nalaman na ayaw magpaloko ng kapatid mo? Baka naman gusto niya rin, pare. Alam mo, nakakatawa ha? Tingnan lang, pare. Nagkakatawaan lang tayo. Tagay ka muna. Mabiro. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Kilala-kilala ko yung lalaki na yun! May asawa na yun, Weng! Weng, alam mo ba ang tungkol dito? Nay, nabanggit ho niya sa akin. Pero ang sabi naman ho niya ay hiwalay na daw sila. At nagpapauto ka naman? Weng, wala ka na bang kahihiya sa sarili mo? Ha? Ano? Nagpapaligaw ka sa lalaki na may asawa na? Gusto mo pagsismisan ka? Yung pamilya natin, pagsismisan tayo? Ha? Kuya, kung chismis lang din naman ang pag-uusapan natin, alam mo may alam ako. Ano? Totoo ba? Gumagamit ka raw ng bawal na gamot? Totoo ba? Bakit di ka sumagot? Totoo ba sinasabi ni Weng? Nagdodrog ka ba? Alam mo kung ano gusto ko, ha? Na makita ka mamatay kaysa makita ka na asamay na lang yun! Noli! Mabuti pa ho siguro na bungkod na ho kami ni Christian.
At hindi ho kami titigilin ng kuya hanggat nandito kami. Babay po, Nay. Sige, sige. Ingat. Magandang umagawing. Oh. Anong ginagawa mo dito? May pupuntahan kasi ako sa bayan eh, kaya napadaan muna ako. Papasok na ba si Christian? Oo. Magkapag ka muna. Sige ba? Okay lang. Sige. Okay yan na sa bayan ng kape, okay? Okay. Sige lang nga, titignan mo kita. Rowena. Rowena. Weng, buksan mo to. Wala naman tayong ginagawang masama. Pagbuksan mo. Pero anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Wala ako dito para manggulo. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo. Eh, wala naman ako kaming ginagawa masama eh. Queen, alam ko naman na wala kayong ginagawa masama. Total, hindi ka naman kayo mapipigilan na gusto ko lang ay makausap. Buboy, okay lang ba na makausap kita? Sige ba. Awe, mabuti pa. Bumili ka muna ng tuba. Para maging maayos yung pag-uusap namin. Diba? Relax ka muna dyan. Maupo ka, ha? Buhay, maupo ka muna dyan. Gusto ko lang malaman kung seryoso ka ba talaga sa kapatid ko. Oo naman. Seryoso ako. Kung yung dating asawa ko, inaalala mo, wala na kami. Matagal na kaming hiwalay. Ayos. Ganun naman pala eh. Pag namatay ka ba, mabubiyuda pa rin ang asawa mo kahit nahiwalay na kayo? Takbo! Wing! Ang kuya mo! Ang kuya mo! Ang kuya mo! Buhay dalawa! Abulin ko kayo! Takbo! Kuya! Dito! Sa hindi nila pagkakasundo ng kanyang kuya, nagpa siya si Rowena na bumukod na lang ng bahay. Dito na nangyari ang trahedyang babago sa kanilang mga buhay. Ano pa, aboy? Noli, titaga niya ako. Humingi na kayo ng tulong sa barangay! Bilisan niyo! Buhat niya natin. Asan yung sasakyan? Kailangan natin ng sasakyan!
Anak! Ate! Ano nangyari sa anak mo? Noli? Noli, anong ginawa mo? Ang alin? Napatay ko ata siya. Sino? Napatay ko si Wayne. Diyos ko. Diyos ko, Noli. Noli. Noli Kalima, inaaresto ka namin. Sumama ka sa amin sa presinto. Noli. Weng! Sino mo yung gawa nito? Wala ko! Nay! Nay, patawarin niyo po ako po! Nay! Patawarin niyo po! Patawarin! Pusin na sadya. Apat na buwan pa lang ang nakalipas mula nang pumanaw si Weng. At hanggang ngayon, labis pa rin ang hinagpis ng kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Tatlo lang po kami. Kasi siya nag-ahanap buhay. Siya nakasama ko dito. Palagi. At saka nag-ahanap ng pambili ng ulam namin. Baga napadla ko pag kamatay. Baga nawaraya akong buot, anay. Dahil sa nangyari, nagdesisyon ang nakababatang kapatid na si Nami na manirahan na rito. Tila siya na ang humalili sa naibang puwang at responsibilidad ng kanyang ate Weng. Inaano ko lang po na malibang si nanay, kaya umuwi ako dito. Malibang kami parehas. Pagdamayan namin ang problema namin. Pagkatapos ng insidente, agad daw nakulong ang salarin na si Noli na kapatid din ni Nami. Pero hindi rin daw nakayanan ng isipan ng kanilang kuya ang nagawang krimen. At nitong nakaraang linggo lang, humingi na ng pahintulot ang pulisya sa kanilang pamilya para mailipat na sa isang mental institution sa Maynila, si Noli. Lagi nga daw dun nakatawa. Tapos pag tinatanong bakit mo pinatay yung kapatid mo, nagsasabi lang na hindi naman daw siya ang pumatay. Hindi naman siya nagsasalita. Pag sinasabihan ko paano niya pinatay ang kapatid niya. Dahil hiwalay sa asawa si Weng, tila ulilang lubos na ang nag-iisa niyang anak na si Christian. Sakit sa pakiramdam. Dapat mag-aral ka ng mabuti kasi paglaki mo, magtatrabaho daw. Kasi noon, tinuturuan niya akong magsulat, magbasa. Tapos nun, pinagsulat ako ng pangalan ko. Tapos, kung anong grade ako. Para sa mga naulila ni Weng, tanging lakas nila ang isa't isa para magpatuloy sa buhay. At ngayong wala na siya, ang tanging nagpapabuhay sa kalooban ni Sayo ay ang apo na si Christian. Kapag dumadating na ako, gikan sa trabaho ko, ginaganong na ako niya. Malambing ang bata sa akin. Mahal ko yan. Summer na sa resort na to sa Leyte. Kaya kinumbida namin sina Christian, Nami at Sayo para kahit papano makapag-relax. Siyempre, sa pool agad ang tungo ng mag-anak.
Pero teka lang, may mensahe ang gansa para kay Christian. Christian, buksan mo ito. Ano kaya ang laman ng treasure chest na to? Hanapin ang tatlong bituin. Treasure hunt ba ka mo? Kayang-kaya ni Christian hanapin ang mga bituin. At ayan na, ang unang star. Dito nila natagpuan ang bagong school supplies at damit para kay Christian mula sa Wish Ko Lang. Salamat po. Salamat po. May bagong laptop din na may pocket wifi para makasabay sa tech generation ang bata. Dito na rin nakita ni Nami ang pamilyar na sulat. Ang pangalan ko po ay si Nami. Nakatira po kami sa Barangay Kabatian. Tuluyan ng dumaloy ang mga luha ng mag-anak sa paggunita sa pinakamamahal na ina ni Christian. Pangarap kasi ng ate ko na makapagtapos ng pag-aaral at ng pamangking ko. Pag-aaral na mabuti. Kasi paglaki mo magtatrabaho ka. Maraming salamat po sa Wish Ko Lang, lalo na po sa inyo, sa staff po ng Wish Ko Lang. Sana maibsan ang inyong pag-aalala dahil nakahanda na rito ang mga kakailanganin ni Christian sa darating na pasukan. Sunod naman nila hinanap ang pangalawang star na ayon sa mapa ay malapit lang dito. Mukhang may mga bagong kaibigan silang makikilala rito. Magandang hapon sa iyo, Miss Nami. Sa tulong ng TESDA ay ibinibigay namin itong scholarship grant para magkaroon ka ng additional skills at magkaroon ka ng kakayahan na matulungan ang kapatid mo, tigo pang member ng family mo. So, nabalitaan namin, gusto mong magluto. Kaya, ibibigyan ka namin ng Kukiri NC2 na scholarship grant. Maraming salamat po. Ako ano po ang tinulong ni ate sa akin dati. Ganon din ang itutulong ko sa anak niya. Bukod pa riyan, handog din namin ang suportang pinansyal para sa pag-aaral ni Christian. Maraming salamat po sa Wish Ko Lang, sa buong Wish Ko Lang. At tulungan po, yun yung apo ko. May bonus na treat din na libreng overnight accommodations ang resort para sa kanila. At ang huling star, saan naman kaya mahahanap? Ayon sa kanila, ito raw ay pagkain para sa hayop. Para saan kaya? Tatlong malulusog na biik ang hatid ng ating mga kaibigan dito. Pangkabuhayan na kayang alagaan ni na Lola Sayo kahit nasa bahay lang siya. Para po magbabuyan na lang po si nanay. Para hindi na po siyang pumapasok lagi dun sa amo niya. Okay na, okay po. Dami salamat po sa inyo. Sa kabila ng malagim na pangyayari sa pamilya Kalima, ang pagdadamayan nila sa isa't isa ang pinakamaigi nilang sandata para harapin ang bukas. Sa ngayon, ang mahalaga ay maalagaan nila ang pinakamamahal nilang alaala mula sa mapagkalingang ina, anak at kapatid na si Weng. Walang pamilya ang hindi nakararanas ng hindi pagkakaunawaan. Pero kung mangingibabaw ang pagmamahal, kaya nitong ayusin ang anumang gusot at tampuhan. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, ako po muli si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.